What's up mga kabady? May Lenggera pala. Pambansang rider, I am in war. Nandito ako ngayon sa aking bodega at pag-uusapan natin ngayon yung motor ko. Okay, kasi marami nagtatanong. Okay. Bago natin simulan pag-usapan ng motor ko is kung okay lang, pa-subscribe, pa-like ng video, pa-subscribe syempre. Para naman ma-update kayo sa mga ginagawa kong video. Okay. Kung interesado kayo sa ano sa mga videos ko. So tara guys, pag-usapan natin tong motor ko. So tong race bike ko, okay? So Kawasaki Fury New Breed 2019 model. So 2018 yata 'to, hindi ko sure 2018. So bakit? Okay, kasi gustong-gusto ko talaga ikarera tong New Breed na 'to eh. Matagal na. Okay. Meron pa ako sa dyan, no? New Gen, okay, kaso hindi, ano, maandar yan, kaso hindi yan, nasa, wala sa condition niya. So ito yung motor kong gagamitin ngayon. Ang sasalihan kong category is sa TSR, Team Spirit Racing, yung Fito 130 cup, 130cc cup. Okay. So ang pwede lang sumali doon, mga motor na 130cc pababa. Okay. So, medyo maganda siya. Okay, syempre ito, hindi naman tayo sisikat dito. Okay. Kumakarera lang ako kasi gusto ko lang talagang ikarera yung Fury natin. So, ano bang special dito sa race bike na to? Actually, wala pa, bagal pa siya. Hindi pa siya tapos sa R&D natin. Pero, ibibrief ko lang kayo sa rules nung sinasalihan kong karera. Ang rules nung Fito Cup na yan, sir. Ang rules ng Fito Cup kasi is medyo hindi yan all out para pampalakasan ng motor. Okay, ang pinaka maximum niyan is 130cc. Hindi yan open. Okay, hindi yan para 130cc open. May mga limitation siya. Okay, mas inclined pa nga siya sa mga stock ng motor na konting tweak lang. Nagkakatalo sa pagalingan ng rider. So, ang rules, okay, sabihin ko sa inyo. Ang rules niya is, siyempre dapat homologated yung motor. Pilipinas. So, pwede yung mga Wave 125, okay, Vega Force, okay, X1, XRM, okay. Medyo lugi lang tayo doon dahil yung mga motor na yun is FI yung iba. Eh, sa atin, carburetor pa. Okay, so mas mga, yun, precise. Ito is mahirap mag-trial and error. Okay. Konting ulan lang, nag-iiba yung tono. So, ano bang rules dyan? Ang rules sa Fito is, unang-unang natin dito, papunta sa likod. Unang-unang dapat may tatlo kong Fito parts. Okay? So, may Fito parts na ito eh. Yung timing tensioner. Tensioner pala. Bili pa ako nung yung coil, racing coil, tsaka brake shoe. Tatlo naman kailangan eh. So, yun yung unang rule. Kailangan may tatlo kong Fito parts. Next rule is kailangan stock airbags. May air cleaner dapat. So hindi pwedeng walang yung hindi nakakabit. Kailangan nakakabit, gumagana, nakakabit sa carburetor. Okay. Next, carburetor dapat stock. Yung carburetor dapat hindi na modify, okay? Kung yung original na carburetor niya, yun dapat gagamitin mo, stock. Second, hindi ka pwedeng gumamit ng hindi mo pwedeng i-modify. Malaki yun yung butas. Pero, pwede mong palitan yung needle tsaka jettings. Okay, sunod. Manifold, kailangan stock. Bawal galawin. Sumunod is head. Okay, bawal galawin yung mga valves. Stock dapat. Pero, pwede mong galawin yung combustion chamber. Tsaka, pwede mo rin galawin yung yung port intake tsaka exhaust port. Pwede mo port pwede mong i-port and polish. Lakihan pa ng butas yung exhaust, tsaka intake, tsaka exhaust. Tapos, i-polish mo yung exhaust. Pwede yun. Next, sa block, okay. Kahit gano'ng kalakihan, basta ang gamit mong crankshaft is stock, okay. For example, 50.6 ang stroke ng crankshaft natin. Kailangan, pag kinumpute mo yan, hanggang 130cc lang. Tapos, meron siyang discrepancy na 1%. Nagsabihin nun, kailangan
Pwede ka lumagpas sa 130cc. Hanggang 131.3cc lang. So, ito, saktong-sakto to. 131.39. Okay? So, saktong-sakto lang to. Hindi naman ito with the port. Open pala yung, ano, yung clutch basket. Kahit anong gamitin mong clutch basket, wala, okay lang. Piston pala, open din pala yung piston, ha. Kahit anong dome mo dyan, wala silang pakialam. Basta, 130cc. Transmission, pwedeng magpalit 4-5-6. Kung meron ka 6, maganda. Kung may 5, bala ko mag 5 dito. Kaso may sira pa yung 5 speed ko. Hindi ko pa alam kung anong sira niya. May kakaproblema pa nag-ship up ako, eh. Yung bawal galawin yung stator. Okay, dapat stock yung magneto. Okay. Sa exhaust pipe, ito yung tricky. Exhaust pipe kahit anong elbow. Pero ang tip dapat ng muffler mo is 30mm. 30mm lang. Okay. Tapos, hindi pa pwede lumagpas yung tunog, ha, ng 96 decibels. So, kailangan mahaba-haba yung muffler mo. Hindi maingay. Kasi pag maingay, automatic, pagkataas ng karera pala, is bubuksan yan yung head block, susukatin lahat yan. Titignan din yung airbox mo. Titignan din yung carburetor mo, pati pang gilid. Okay, pag nandaya ka, syempre, disqualified ka kagad. DQ. Okay. Open CDI. Okay, kahit anong CDI gamitin mo. Ang gamit ko pala ngayon, UMA. Okay, open CDI siya. Okay. Meron pa palang weight restriction. Kailangan, hindi ka sobrang gaan. May certain bigat. Eh ako, sigurado, pasok lagad, kagad ako. At mabigat ng motor ko. Mabigat yung motor natin. So, pretty much, ayun yung rules. Okay. So, ano bang kinarga natin dito para makasali tayo dun? Okay, makikinarga ko rito. Okay, inaba ko. Okay, iniba. Para mas maging maganda yung takbo ko sa laro. Unahin mo na sa harapan, ha. Nagpalit ako ng caliper. Pang aura yan. Medyo malaki-laki yung piston yan. Ang brake pad ko ngayon, yung parang sa Fury Classic. Okay? So, pang Fury Classic o kaya pangharap is Raider. Raider 150. So, naka-braided hose na ako sa harapan. Importante pag sa karera ka-braided hose para hindi nag-expand. Walang play. Pag pinigamo yung preno mo, kapit ka agad. Siyempre, airbox stop. Carbs. Okay, nagpalit ako ng jettings. So, pinalitan ko yung slow jet. Okay, is 42 yung slow jet ko. So, PD 20 tong carb ng new breed, ha. So, kapares lang siya ng Fury RR. PD 20. Ito yung walang diaphragm. Okay, yung head ko, ipoport. Port, tsaka triangle. Okay. Naka-roller rocker arm ako. Okay, sabihin, mas mahaba yung duration ng cams ko. Okay, yung cams kasi na, yung stock na head is naka-paddle na rocker arm. Ito, naka-roller na rocker arm. So, yung camshaft ko is pang-roller din. Ang gamit kong camshaft is Takigawa na S35. Okay. Yung block is nga, 57.5. So, 131.3cc yan. Naka-clutch basket ako. Meron akong Takigawa na clutch basket tsaka Kitako. Medyo high speed sa Kitako. Kailangan mong palit ng transmission. Pero, transmission, 4 speed lang. Kasi hindi pa nga ayos yung 5 speed ko. Ayun nga, yung elbow ko is Takigawa yan. Kopya. Okay, kopya ng Takigawa yan. Pang Fury. Kasi pag Takigawa na pang KSR mo, mababa, tapos umaakyat, masyado mahaba. Ito mas maiksi itong pipe na to. Tapos yung muffler ko is DBS na binaliktad. Kasi kailangan ko 30mm lang yung dulo. 30mm yung dulo niya. Ang CDI na gamit ko is UMA, IMC, for maps na digital. Okay, so okay naman siya, maganda siya. Ano ba? Okay. Nagpalit na pala ako ng shock. Pero sa blay, nagpalit ako sa harapan ng, sa likuran pala. Nagpalit ako sa likuran ng DB2 na RCB. Napaka lower than the thing. So nagpalit ako. At least na flat yung seat ko, naging stock man naman. Okay, pag-iisipan ko pa ulit yan.
Pero ngayon, dyan muna siya. Okay. Meron pa akong shock dyan, kaso hindi ubra kasi masyado mahaba. Mags, naka RC, RC B3 ako. 3 spoke. Swing rear set, naka ano ako, RCB na rear set, pang Sniper 135. MX ah, MX 135. Ito, yung shocks ko pang ano, MXI 150. 208 ang length niya. Okay. Gulong, Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Race style. Okay. Tapos meron akong, syempre, extra na rim. Dalawang 1.6. Harap likod yun. Tapos isang 1.85 tsaka 2.1. So yung 2.1, bala ko gamitin rain tire. Yung 1.6 is 1980 parehas pang ano, pang long circuit para mas matulin. Mas konti yung contact patch. Okay. Rear set, ay rear set tuloy. Sprocket, gamit ng sprocket is 1340. Tapos, kailangan marami kang sprocket. Yan, puro alloy sprocket yan. Hanggang 42 yung pinakamalagot lang. 1342 pala yan. Okay. Itong nakalagay, last ko rito is 41. Kinukulang pa rin, masyado pa rin high speed. So, kailangan ko magpalit talaga. So, magpapalit ako ng transmission muna bago ako mag-tono sa sprocket. Langis. Ang gamit kong langis, syempre, is Maxima Pro Plus. Ester based to, so mas matagal ma-evaporate. Tapos, syempre, protection sa makina. So, less yung friction. Dahil ester based, 100% synthetic siya. Ito gamit ko. yung black ko ngayon is, yung piston na gamit ko ngayon is hindi siya high comp. Okay. Pero, ang gamit kong gasolina is Kalimitan Blaze, 100 octane. Para mas maganda yung sunog. Okay. Hindi sa marami akong pera. Okay. Kailangan talaga 100 octane pag karera. Para maganda yung sunog niya. Mas ma-maximize yung power ng motor. Maliban doon, okay. Ito pala yung helmet ko. Okay. X9 na pinapinturahan ko lang yan. Okay. Nagpalit pala ako ng handlebar. Handlebar ko pang Fury Classic butas. Kaya na i-lowered ko. Kaso, kahit i-lowered ko yung harapan, sablay pa rin. Kailangan pa rin ayusin. Medyo hindi yung maganda yung tsura ng motor. Parang napakababa. Ano hindi maintindihan. Okay. So, yun. Ito yung race bike ko. Medyo malaki-laki na nagastos ko dyan. Dahil, syempre, pag kumakarera ka, kailangan kung ano yung advantage na makukuha mo, okay, is kailangan mo i-grab. Kasi pag hindi mo ginrab yun, is nakipag-compete ka ng, ano ka, logika. Kahit na ganito yung motor ko, hindi pa rin ito sure ball, okay? Kasi marami malakas, mahirap pa yung pagkarera pag ang kalaban mo is FI na makina. Kasi napakaganda ng tono nun. Ito kasi, di hula to. Okay? Konting ambon lang, hindi natatakbo na maayos to. So, yun. Ayun ang, ito yung race bike ko nga, okay, hindi ko pa nga alam ang pangalan nito eh. Okay, baka pwede nyo akong tulungan, ano, papangalan natin sa motor na to. Si Galit Fury, ang Tagalog pa rin ng Fury, Galit. Galit, okay. So yun guys, so kung may tanong kayo regarding ang setup ko, pwede ko mag-comment sa baba, okay. Huwag niyong kalimutan na panoorin yung isa ko pang video. So, ito yung pakalawa kong video regarding sa motor na to. Okay? Yung mismong specs niya. Okay? Una kong video is regarding sa kaparehas na karga nito. Okay? So, yun ang specs niya guys. So, maraming salamat sa panonood. Kung may tanong nga kayo ulit, i-post nyo lang sa baba. Kung may comment kayo, kung pangit yung motor ko, kung ano man kung nasa isip nyo. Pero ano, be respectful lang. I-comment nyo lang sa baba. Okay. May tanong kayo regarding sa kargang to, paano gayahin, pwede ko lang kayo tulungan dyan. Walang problema yan. Sana guys, yung gustong, ano, kung may mga gustong kumarera dyan, okay, tutulungan ko kayo para mag-setup ng motor. Kung Fury ha,
Fury lang. Tutulungan ko yung mag-setup ng same na motor. Kung gusto yung sumalis sa karera, 5-1-30 cup. Ayun lang kasi pwedeng salian eh. Tsaka yung RXR. Okay? RXR. Kaso, mga kargado mga motor doon. Sobrang kargado. Eh, ito nga, itong motor ko rito. May isa pa motor dito sa kaliwa ko. Ito. Hindi ko sinali kasi alam ko, kaya naman, kaso hindi tayo mananalo doon. Mas malakas yung sniper. Okay, so, yun guys, maraming salamat sa panonood. Sana panoorin niyo yung mga susunod kong video kung sakali. At, always ride safe mga kabady. And, keep it up. Bye-bye guys.